basurahan. Ang balikat nito ay tinusok ng bakal at hindi makagalaw. Mabilis na tinanggal ng bata ang kanyang helmet. Gamitin ang iyong kamay upang hampasin ang nasugatan na aso. Matapos matukoy ang kaligtasan, tinulungan siya ng bata na tanggalin ang bakal na tubo sa kanyang katawan. Ipakita sa robot na walang masamang intensyon ang lalaki. Biglang naging asol ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay nakatanggap ng mensahe ang lalaki. Ito pala ay ang repair manual na ipinadala ng robot na aso. Ang taong nakakakilala sa robot na asong ito ay hindi isang ordinaryong tao. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang piraso ng kahoy. I-drag ang aso upang humiga dito. Pagkatapos ay ayusin ayon sa mungkahi ng telepono. Ayusin mo buong gabi, sa wakas makakatayo na ang robot na aso. Binuksan ng bata ang tangke ng gas. At punuin ng gasolina ang robot na aso. Pagkatapos ng buong lakas, nililigawan ng aso ang bata. Nakakakita ng isang cute na aso. Binigyan ito ng batang lalaki ng isang cute na pangalan. Husky, matapos magtiwala ang magkabilang panig sa isa't isa. Tinulungan ng bata ang aso na tanggalin ang bezel. Pagbubunyag ng matalim na pustiso. Tumalon-talon si Happy Husky. 2 taong nagsasaya sa field. Makipagtulungan ka sa pagtakbo, hahabulin kita. Pagsapit ng takipsilim, isang batang babae ang nagmamaneho ng kotse para maghanap ng lalaki. Ang lalaki ay wala kahit saan. Tinawag ng babae ang pangalan ng lalaki na Miles. Narinig ni Husky na masama ang mga tao. Nagmamadaling lumabas. Natakot ang dalaga na magmadali at sumakay sa kotse para tumigil sa paggalaw. Ngunit ang sasakyan ay naipit sa putikan at hindi na makalabas. Buti na lang at mabilis na tumakbo palabas si Miles para huminto. Pagkatapos ay magaling niyang hinawakan ang dalaga. Tell Husky this is my girlfriend Sarah. At inilagay ang kamay sa ilong ng aso. Sa puntong ito, kakanselahin ng Husky ang attack mode. Nagiging asol ang mga mata. Tinulungan din ni Sarah na mailabas ang sasakyan mula sa putikan. Kapag nagbibilang sila ng mga gasolinahan na nagpupuno ng gasolina, kakaibang nangyari, inilabas ng robot na aso ang ulo nito palabas ng sasakyan. Pagkatapos ay tingnan ang sistema ng gasolinahan. At kaya ang kotse ay napuno ng isang tangke ng gas. Walang natalo ni Miles. Pagkatapos ay iniangat nito ang ulo para tingnan ang cash register. Sa ilalim ng pagmamanipula nito, ang aparato ay biglang naglabas ng maraming pera. Mabilis na kinuha ng dalawa ang pera at lumabas ng gasolinahan. Para hindi hayaan ng iba na matuklasan ang robot na aso, pumunta silang dalawa sa isa para magtago. Pansamantalang gustong pabayaan si Husky dito, nakita ko si Sarah na nagdoodle sa dingding. Agad itong sumikat ng asol na liwanag sa dingding. Surprise silang dalawa, pero mas ikinagulat nila ang sumunod na nangyari. Ang Husky pala ang sikretong sandata na sinasaliksik ng militar. Matagumpay lamang na pagsamahin sa mga sundalo. Pagkatapos ay magiging tapat ito sa kanila magpakailanman. Sa sandaling ito ay lumabas ang isang susi mula sa Husky. Hindi nag-atubili si Miles na mag-setup ng hybrid na fingerprint. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi sinasadyang nahayag ang lokasyon ni Husky. Agad na nagpadala ang siyentipiko ng mga tao upang hanapin ang Husky. Dito, nagmaneho ang karibal ni Miles dito. Huwag magsabi ng salitang gustong patulan si Miles. Biglang sumulpot si Husky, dahil sa pagmamadali sa kanya ay natambe siya. Kinaladkad ang paa niya kay Miles. At binalaan siya na huwag nang guluhin pa si Sarah. Pagkatapos pumayag ni Sam, agad na pinatay ni Miles ang attack mode para sa Husky. Pero hindi niya inaasahan iyon. Ang utos na ito ay halos pumatay kay Husky. Kinagabihan sinasamantala ni Sam si Miles na wala dito. Magsama ng ilang kaibigan para mag-highganti. Dahil pinatay ni Miles ang attack mode ni Husky. Kaya ang Husky ay nak-corner nila sa eskinita. Pagkatapos ay pinunan ni Sam ang gas sa paligid. Humawak ng flamethrower at barilin si Husky. Nang tumakbo si Miles sa lugar. Pagkatapos ang Husky ay sinunog na itim. Ngunit ginamit pa rin ito ang huling bahagi ng kamalayan upang ipadala ang plano sa pag-aayos kay Miles. Dinala ito ng dalawa sa repair place. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkumpuni, sa wakas ay matagumpay na naayos. Ngunit nangangailangan ng oras upang maibalik ang system. Kaya't sinamantala ng dalawa ang pagkakataon na yakapin ang isa't isa. Hindi nagtagal, 2 komando na sumusunod sa lokasyon ay dumating dito. Sa oras na kukunin na yung dalawa si Husky. Pagkatapos ay ganap na bumabawi ang sistema. Diretso nitong sinipa ang dalawa. Pagkatapos ay diretsong sumugod palabas. Hanapin si Sam paghihiganti. Parang may something sa opposite side. Tinakot ng malakas ang bata. Napalingon ang lahat. May nakita akong robot na aso na nakatingin sa kanila. Husky saka umungol ng malakas at sumugod sa kanila. Binaril ng batang lalaki si Husky na may hawak na flamethrower. Ngunit napakabilis na naubusan ng gas ang baril. Ang sandali kung kailan libo-libong libra ang nagsabit ng buhok.
Lumapit si Miles para pigilan si Husky. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga drone ang sumugod. Dahil sa lakas ng electric shot, nahimite si Husky. Pagkatapos ay inilagay nila ang mga ito sa isang koma at kinuha ang dalawa sa kanila. Pagkagising ni Miles, binyantaan ng doktor si Miles na ibigay ang susi. Ngunit ayaw ni Miles na maging sandata ng pagpatay ang Husky. Ang buhay at kamatayan ay tumangging magbigay. Pagkatapos ay dinala ng doktor si Sarah at kontrolin si Husky para atakihin siya. Bilang resulta, gumuhit si Sarah ng mga balahibo sa hangin. Matagumpay na nagising ang alaala ni Husky. Nang makita ito ng doktor ay tumakbo siya palabas sa takot. Mabilis na natanggap ng hukbo ang balita. Nang walang sabi-sabi, arestuhin si doktor. Ngunit ang kanilang layunin ay Husky. Si Sarah na nagpapanggap na sumuko ay umaakit sa atensyon ng hukbo. Sinamantala ni Miles ang pagkakataon na akayin ang Husky. Sa sobrang bilis, hinabol siya ng helicopter. Sa hindi inaasahan, may kalaliman sa unahan. Gulong-gulong silang dalawa. Ang nasugatang si Miles ay nagutos kay Husky na mabilis na tumakas. Hindi man niya matiis, sa huli ay sinunod pa rin niya ang utos na umalis. Kahit na inatake ng isang unmanned machine, tinitiis pa rin ito ang sakit at patuloy sa pagtakbo, hanggang sa matukoy na ito ay ligtas. Sinisimulan nito ang auto-explosion system, ang huling sandali upang lingunin si Miles. Pagsasabi ng huling polem, pagkatapos ay nagkaroon ng dagando, tapusin ang maikling buhay ko. Nakikitang nasusunog si Husky, bumagsak si Miles sa lupa sa sakit. Makalipas ang ilang buwan, sa alaala ni Husky, dalawang tao ang nagpalaki ng totoong Husky na aso. Mamuhay ng masaya, ang pelikula ay dito na magtatapos. Kung gusto mo, pindutin ang follow. See you later!